Magandang umaga po. Tahasang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na malayang makakaalis si Vice President Jejomar Binay sa gabinete kung hindi siya sang-ayon sa direksyon ng administrasyon. Pero ayon sa Vice Presidente, mananatili siyang team player sa gabinete. May news to go si Teresa Andrada. She is committed to me to be supportive until the last day of my term. Yung pagkikibigat, sapagkat ang pinagsimula nun, ang pundasyon nun, buhay ang lataya. Hindi, walang hangganan yun. Ang kaibigan kami. Magkaiba man ng partido, sabi noon ng presidente at ng vice-presidente, magkaibigan sila at pagkaalyado. Nag-usap pa nga sila. Sa gitna ng alegasyon ng umano'y katiwalian laban kay Vice President Jejomar Binay. Because of that meeting we had, lalong tumibay ang aming pagkakaibigan. He was asking advice, for instance, on what to do. So I didn't offer to help. He asked for advice on what, how to handle the situation amongst other things. At kasunod ng mga batikos umano ni Binay, kabilang ang pagbanggit sa ilang problemang dapat daw ay matagal na raw natugunan. Nariya, ang lumalang krisis sa kuryente, ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at ang lumalangan ng kriminalidad sa ating bansa. Hetong sagot ni Pangulong Noynoy Aquino sa tanong kung panahon na bang magbitiw sa gabinete si Binay. Kung palagay naman niyang mali ang direksyon namin, hindi, siyempre malaya rin siyang hindi na sumama sa aming mga kilusan. Paalala pa niya, obligasyon ni Binay na mag-abiso kung paano mapapabuti ang trabaho sa gobyerno. Kung may solusyon siya, parang hindi ko yata narinig sa mga pagpupulong ng kabinete itong mga solusyon sa ito. Miyembro kasi si Binay ng gabinete bilang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council at Presidential Advisor on OFW Concerns. Tiwala pa rin ba ang Pangulo kay Binay? Marami may tuturong achievements yung housing sector natin under our watch. At kaugnay sa aligasyon ng umano'y katiwalian. Meron na naman siguro karapatan ng vice-presidente ng presumption of innocence until proven guilty. Sabi naman ni Binay, nananatiling mataas ang kanyang respeto sa Pangulo at patuloy siyang magiging team player sa gabinete. Teresa Andrada, GMA News.